Good morning. Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update kayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa inyong magdesisyon ngayong nalalapit na ang eleksyon. Yan, meron po tayong guest. Yan, magpakilala ang ating guest. Hi, I'm Gingging. Yan ang ating guest, si Miss Gingging, yung ating Madam G. Ay, yes. Madam G ka pala dapat. Yes. Yan. At ito po kami ngayon sa aming prediction sa ating reaction photo kung saan ang title po ay Strategy di Umubra by Pacquiao. Yan. Anong nakita mo sa picture ni Pacquiao? Wapo at palaban. Palaban. Pero alam mo ba? Yan. Sa ating Madam G ay nandito at magbibigay ng reaksyon. Sige muna, reaction muna kay Pacquiao bago ko siya bigyan ng totoong pangyayari. Bakit ang title natin ay Babay Pacquiao? Ano masasabi mo kay Pacquiao? Si Pacquiao nakilala ko sa isang taong mabait at matulungin. Yan, mabait at matulungin. Kasi di ba nag-volleyball siya? Yeah. Yan. Pero ito po, dahil sumabak siya sa linya ng politika at syempre hindi po natin alam ang karera ng politika kung ikaw ay mananalo at hindi. Si Pacquiao po ay nasa pang-apat at saka pang-limang pwesto sa pagka-presidente sa mga survey. Kaya naman, kahapon lamang ay nagpaparamdam siya na tila kahit daw isang araw na lamang, last minute na, ay pwede siyang hindi tumakbo at mag-withdraw ng pagkapangulo. Kaya ang tanong natin, ano bang strategy, bakit di ba umubra yung strategy niya? Kasi noong nakaraang araw, napansin niyo po, na itong si Pacquiao ay hinahamon si Bongbong Marcos sa one-on-one debate. Kaya lang syempre, di ba, tinanggihan eh. O hindi naman pinansin ni Bongbong Marcos. Kaya lang, di ba, sabi nga, sinabihan din naman siya ni kanyang kaibigan na si Chavit Singson, si Pacquiao, na huwag nang sumali sa pagkapangulo dahil hindi siya mananalo. Ano masasabi mo doon sa sabi ni Chavit Singson? Naniniwala ka doon? Depende yan sa mga tao. Hindi kasi natin hawak ang isip ng tao. Kasi si Manny Pacquiao, maitinanim din naman na makabutihan. Kaya ni natin alam kung talagang ang sinabi ni Chavit sa Singson, kung totoo hindi. Kaya naman, malaman po natin sa darating na Mayo kung si Pacquiao ba ay talagang hindi tutuloy sa kanyang pagkapangulo, kasi nga ang sabi ni Chavit Singson ay mauubusan lang siya ng pera. And, di ba, noong nakaraang linggo din, nagpahayag si Pacquiao na numinipis na talaga yung kanyang pondo sa pangangampanya. Siyempre ba naman, magkano ba naman ang isang punta sa isang lugar, hindi naman 100,000 lang ang mga gasol. May aeroplano. O kung hindi ka mag-aeroplano, mayroon kang sasakyan na, di ba, pag ang long travel, gasolina, budget sa mga kasamahan mo, talagang hindi maiwasang gumastos. Kaya naman, aabangan po natin sa darating na Mayo o ngayong Abril, kung magbabago ba ang isip ni Pacquiao at tutuloy pa ba siya. Yan. Ikaw, Madam G, ano ang iyong prediction kay Pacquiao? Mananalo ba o hindi? Ano nararamdaman mo? Ano vibes mo kay Pacquiao? Mga sa akin, 80%. 80%. So talagang meron pa talaga sa kanyang mas nangunguna, di ba? Kung tutuusin. So aabangan po natin kasi ito yung picture ni Pacquiao para nag-iisip siya. Yan. So baka gusto mong batiin, Madam G, ang iyong anakis dito sa Pangasinan, mga taga-Pangasinan. Hi, hello mga taga-Pangasinan. Kamusta na? Mainit na, malapit na kami dyan. Pupunta, maliligo, mamasyal sa inyo. Hello. Yung anak mo si Kawan, si Janilyn. Hi, Janilyn. Kamusta na? Ano na? Ang ginagawa nyo dyan? Marami na ba naliligo dyan sa dagat? Hi,
Manugang Consilito, kamusta na rin? Mga apo ko apo dyan. Mo. Kamusta na, JL? I love you sa inyong lahat. Yan, lagi ko po makakasama si Madam G, ang ating taga, ang isa nating tagabagbigay ng payo at advice at prediction kung sino ba ang kanyang napupusuan ngayon darating na eleksyon. Abangan nyo po ang aking mga susunod na video dito lang yan kay Papa Chups TV. Keep safe! Bye! Bye.